Suportado ng ilang health workers ang Reproductive Health o RH Bill. Malaking tulong daw ito para tugunan ang pangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan, lalo na raw yung mga buntis. Pero ayon naman sa mga tutol sa RH Bill, mga banyagang kumpanya lang daw ang makikinabang kapag naisabatas ang naturang panukala. Nakatutok si Maki Pulido. Sa mga health center ng Quezon City, tulad dito sa Kamuning, aktibo ang family planning program at libre ang contraceptives. Kaya natuwa ang health workers dito nang mabalitaang nakalusot sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Reproductive Health Bill. Tulad ng midwife na si Consuelo Yapit, para sa kanya ang pinakamalaking tulong ng RH Bill, sakaling maisabatas, mas mapapaintindi na kung ano nga ba ang kahalagahan ng family planning. Yung awareness, kulang na kulang eh. Kasi kaya nagkakaroon ng maling, diba ang sinasabi nila, akala nila kasi ang contraceptive is abortive. Ang sitwasyon sa buhay ng mga kliyente ng Kamuning Health Center, ang dahilan naman kaya suportado ni Eva Manukdok ang isang panukalang batas na makapipigil sa pagdami ng mga anak ng mga mahihirap na Pilipino. Tulad yung mga mahihirap, hindi nga kayang bigyan ng magandang kinabukasan, tapos hindi pa makayang papaaralin. Mas maganda yung may contraceptive. Tinatayang 11 babae kada araw ang namamatay sa Pilipinas dahil sa komplikasyon sa panganganak ayon sa United Nations Population Fund. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Malu Cueto na magkaroon ng isang batas para sa reproductive health. Sa karanasan niya raw bilang Population Program Officer, kakulangan sa pangangalaga sa kalusugan ng isang buntis ang isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng isang ina. Kasi kung magkakaroon pa tayo sa spacing, tamang spacing, tapos yung kalusugan ng nanay, hindi na papabayaan, alaga ang kalusugan, lalo po ng isang ina. Kasi ang isang ina po, pagka nanganganak, sabi nga po, di ba yung isang paa niya, talagang parang nasa hukay. Kaya yun po. At isa pa yan, economically, nakakapagkaroon sila ng time para makapag-ipon para sa sunod na pagbubuntis. Dahil walang kuryente sa tinitirhan ni Raquel, hindi raw siya nakakanood ng mga balita, kaya hindi niya alam kung ano ang RH Bill. 5 na ang anak ni Raquel. Kung ito raw ay tungkol sa pagpipigil ng pagbubuntis, gusto niya ito. Natakot nga po, may-ari lang nga po. Parang ayoko na mabuntis talaga Kasi ang hirap po. Ang hirap po magbuntis, ang hirap po magpalaki, magpaaral. Tutol ang grupong pro-life sa RH Bill. Ang kikita lang daw kasi mga banyagang kumpanya na binibentahan ng Pilipinas na mga reproductive health products tulad ng condom at pills. May batas naman na raw na nagbibigay proteksyon sa kalusugan ng mga kababaihan, kaya di na kailangan ang RH Bill. It's not Magna Carta for women. So we're giving more than what the RH Bill requires. So why do we have to have another bill that has to be funded? Again. Masalimuot pa ang debate tungkol sa RH Bill, pero nagkakaisa naman siguro ang lahat na wala dapat inang namamatay habang nagsisilang. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Horas.